The Land Transportation Office will continue apprehending taxi drivers who refuse to accommodate certain passengers starting this week. The so-called Oplan Isnabero will resume from April 11 to 14 with an aim of helping passengers need public transportation after their Holy Week trip. Now, those who will be caught will pay a fine of up to 15,000 pesos. Aside from this, the drivers can also lose their certificate of public conveyance. For more on this, let's now talk to Hans Lim, Operations Chief of the Land Transportation Office, NCR West. Good morning, sir. Thanks for joining us for. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, sir. Morning. Bale, ang layunin po kasi nitong operasyon eh, hulihin yung mga taxi drivers na tumatanggi o namimili ng mga pasahero sa kanilang pag-uwi mula sa mga bus station o pagkatapos po ng mahabang bakasyon natin nitong Holy Week. Gaano po ba kadalas mangyari yung mga ganito? Ano po bang mga dahilan? Bakit nga ba tinatanggihan yung mga gusto naman pong sumakay? Yes, ma'am. Nagtatake advantage sila sa mga situation na alam nila na pauwi na yung mga passenger natin from the province, which normally yung objective natin sa Oplan Isnabero is the refusal to convey, no ma'am, yun isa sa violation nun. The second is the overcharging, which is the contracting of passenger. Then yung mga sa mga PW natin and the senior citizen, dapat may discount din po as part the LTFB memorandum. Yun po yung primary purpose ng Isnabero. Since year-round naman po ginagawa natin, intensified lang siya every time may off-plan tayo na ginagawa for the year. Yun po yung primary purpose natin. Mm-hmm. Yeah, ma'am. And Sir Hans, hanggang kailan po ba ipatutupad yung off-plan Isnabero? Hanggang 14, ma'am. Kung kaya natin, hanggang 14 siya, yung intensified. Pero tuloy-tuloy pa naman po ginagawa natin. Bale, hanggang sa mainit pa lang yung issue po ng Holy Week travel. Yes, ma'am. Oo. Kasi sa long weekend ngayon, na alam natin nung last off-plan semana natin na maraming bumiyahe sa probinsya natin, ma'am. Mm-hmm. Ano po bang pinagkaiba nito doon sa mga kasalukuyang direktibang ipinapatupad mo po? Ano pong bago dito o talagang mas pinaigting lang siyang version? I-anticipate talaga natin, ma'am. Talagang alam natin na pagdating yung mga ganyan, nagtitake advantage yung mga drivers natin, lalo na yung mga taas na singil. Then kung hindi nila napagbigyan, yung hindi nila napagbigyan yung tao, then nagre-refuse na nila yung passenger. Doon po natin huli. Then, siyempre ma'am, yung penalty natin regarding that, hanggang third offense, umabot po sa revocation ng CPC nila. Then suspend. Eh, Sir Hans, lahat po ba ng lugar sa Metro Manila o NCRA handa na para dito sa ito nga po, pag-intensify ng off-plan na Isnabero, nagdagdag po ba tayo ng mga tao para dito? Yes ma'am, ginamit natin yung mga field employees natin from the district office, na which is tinatawag natin na district law enforcement. Since yung regular enforcer natin, ma'am, na which is konti lang yun, di naman kaya sa mga bus station, sa dami ng bus station within the NCR West. Sa ngayon po, ma'am, nakuha natin yung 16 bus station na accommodate natin, napagbigyan natin starting kanina ng 6 o'clock, na which is 226 na district enforcer ginamit natin from the field. Multitasking sila, ma'am, aside sa normal na sa field, na sa district na ginagawa nila na servisyo sa client natin regarding sa registration and the driver's license. Mm-hmm. Eh, Sir Hans, paano po ba yung proseso mismo ng paghuli? Tapos paano po ba na nalalaman na meron na po tinanggihan yung taxi, na siya nga po ay nag-overcharge, na hindi po binigyan na discount yung PWD? Kailangan po ba may magsubong muna? Meron tayo dalawang ginagawa, ma'am. Isang naka-un-uniform na personnel nagpapanggap, if ever, ma'am. Then isa naman, meron tayo uniform personnel na sa help desk. Yung iba po nagsusumbong regarding that. Meron din tayo mga na nakapaskill doon na regarding sa numbers. If ever naman po, if ever na nangyari na, pwede naman nila i-text, isumbong. Sumbong sa atin, then i-trace na lang natin yung taxi driver regarding that. Kaya maraming paraan tayo just to please di ating mga kababayan po regarding sa refusal tsaka sa off-plan Isnabero natin, ma'am. Sir Hans, paano po ba yung parusa? May konsepto po ba tayo ng first offense, second offense, tapos
Magmamahal po ba yung multa? Depende sa kung ilang beses nyo na po bang ginawa. Opo, ma'am. The first offense, ma'am, is 5,000 pesos, ma'am. The second offense is the 10,000 plus 30 days na impound yung unit niya. Lastly, the third offense and subsequently na offense niya, cancellation ng CPC po. Na yun, mawawala na po ng prangkisa yung isang unit ng sasakyan na mawawala rin siya po ng work regarding that. Mm-hmm. Bukod po sa dito sa Oplan Isna Berolo, sa ibang mga terminal ng bus dyan sa atin, naghahanda rin po tayo ng pagdating ng libu-libong motorista na babalik din sa Metro Manila, di po ba? Paano niyo po ba pinaghahandaan po? Ano po ba mga lugar ang saklaw ng LTO and CR West para rito? Yung nag-assist tayo sa traffic, ma'am, hanggat pare, i-assist natin yung flow ng traffic, no? With the help of other LGUs at saka sa central office natin, sa main office po sa LTO, ma'am. Tumutulong tayo regarding that. So kung meron naman assistance na needed, meron tayong roving mobile na ginagamit, which is the regular enforcer natin, para if ever na meron need na ASAP, madaling takwan. Mm-hmm. If ever na meron traffic situation na medyo mahirap i-handle ng isang LGUs. Ayun, maraming salamat po sa oras nyo, Sir Hans. Thank you, ma'am. Thank you po. Gandang umaga po ulit. Good morning po.